Masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay Online Tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive Program para sa mga mag-aaral mula Grade 1 hanggang Grade 3. Gayun din ay mayroon tayong IELTS Program at SPED Tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula ika-9 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, Sulong Edukalidad! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating Itulay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang Itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat at naririto na naman po tayo sa isa na namang kapanapanabik na talakayan o pagtuturo dito sa Itulay's Alternative Learning System. Siyempre ngayon po ay sasamahan tayo ng isa sa napakahusay na IELTS teacher from SDO Manila. Right? Siya po si Tutor Susan, pero tatawagin po natin siya para masaya po ang ating hapon at pag-uusap at pag-aaral. Siya po ay tatawagin natin Tutor Happy. Hello, Tutor Happy. Hi. Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Bakit po umaga? Dahil ang salitang umaga ay nagsisimbolo ng panibagong pag-asa. Ako po si Tutor Happy, ang makakasama niyo po ngayon dito po sa Itulay Online Tutorial. Bago po ang lahat, nais ko pong batiin muna ang mahal naming superintendent ng SDO Manila na si Maria, Ma'am Maria Magdalena M. Lim, at ang aming mga ASDS po na sina Sir Pedro M. Arau, Attorney Antonio C. Kasangkapan, Ma'am Cynthia L. Ailes, at si Ma'am Melody P. Cruz, ang aming napakasipag na si ID Chief na si Ma'am Aida H. Rondilla, at ang aming ina sa ALS po na walang iba kundi si Maria Cristeta C. Blanco. At nais ko rin po sana batiin ang aming punong guro
sa Teodoro Yanco Elementary School sa Manila. Walang iba po kundi si Dr. Romencio L. Rubio. At ang aking mga masisipag na mga kapwa-guro sa aming pamparalan at ang aking mga class officers at lalo na ang aking mga learners po dyan na nanonood po ngayon, Sir Ariel, sabi nila, susuportahan daw nila ang ating itulay. As well po ang mga nanonood po sa ngayon. Samahan niyo po kami, ha? Okay po? So, ayan nga, oh, ayan, no, tutor happy, oh. Ayan, opo, so nakikita mo, no? Tayo live, ang itulay sa DepEd EdTech Unit FB, sorry po, sa DepEd EdTech Unit at DepEd tayo. Kasabay din po nito, live din po tayo sa YouTube channel ng DepEd. Hanapin lamang po ang DepEd Philippines, DepEd TV at DepEd EdTech. Maaari po ninyong i-share ito sa mga kaklase po ninyo, mga kaguro at sa mga nagnanais pang madagdagan ang kanilang mga kaalaman. Bilang pagpapatuloy po, sana ibahagi po ni Tutor Marge noong nakaraang Martes po tungkol sa leadership styles. By the way, nais ko po sanang batiin si Ma'am Marge, ang aking pong mentor, sa kanya pong pag-i-introduction po sa akin noong nakaraan po. Binabati ko rin po ang kabuuan ng EdTech Unit, lalo na po si Sir Ariel po, na walang sawa pong sumusuporta po sa amin. Mag-start na po tayo. Ayan, sige, Tutor Happy, go ahead, ha. Alam ko, sabik na ang ating mga mag-aaral sa alternative learning system. Kaya naman, umpisahan nyo na ang ating pagtalakay sa ating aralin ngayong araw. Ito po ang ating slide. At iwan ko na kayo, ha. So mga bata, mga ALS learners, makinig mabuti para matuto tayong lahat. Okay? So, good luck, Tutor Happy. Okay po, ang ating pag-uusapan ngayon ay session 2. By the way, ayan po, huwag niyong kalimutan tuwing Martes po ang ALS LS2 Elementary, 5 to 6 p.m. with Tutor Marge. At ako po, yours truly, salitan po kami na magtutulong po sa inyo na madagdagan ang inyong mga kaalaman. Okay po, so nandito tayo sa Module 3, Leadership and Teamwork. Session 2 po ang nakaraan Session 1. So ito po ang ating layunin, objectives. Actually, ito po nga, nakikita po ninyo sa screen, yan po yung pangkalahatang layunin po ng kabuuan ng Module 3 about sa Leadership and Teamwork. So today, ang ating pong layunin is to apply cooperation skills to work effectively in a team. Okay po, and motivate and organize others or other group. Okay, session 2, leading teamwork. So, nakaraan, napag-usapan natin ang iba't ibang leadership style. Ngayon naman po, paano po ba natin, syempre may hawak ka ng grupo, no? So, ngayon leader ka na. So, paano mo kaya i-handle ang iyong group? Diba? Paano po ninyo, kumbaga, i-motivate ang inyong team? So, pag-usapan natin ang communicating as a leader, fostering group cooperation, and leading teamwork. Okay, so ano po ang napapansin ninyo sa larawan? Maaari po kayong magkomento sa ating chat box na makikita nyo po dyan. At siya nga po pala, nais kong batiin ang... yan, sandali po. Tayo, habang kayo po ay sumasagot, tayo magbabasa muna ng mga messages po rito. Binabati ko po ang SDO Lanao del Sur. Yan, hi po. Yan, happy lang po ah. Yan, tandaan ah, basta pagka narinig nyo ng happy sa ALS Itulay, tayo po yun. Yan. Binabati ko rin po ang Division of La Union. Yan, magandang hapon po. Yan, then.
Yes, si Richard Bernal, andito po ngayon. Yan. Okay, so, yan, yung nasa larawan po, yan. Okay, sabi ni ano, sabi po ni Mark Edward, team building, nagkakaisa po sila upang makagawa ng bahay. Okay, tama po iyon, no? Nagkakaisa sa paggawa ng bahay. Kasi kung walang pagkakaisa nga naman, paano mabubuo yung isang bahay, di ba po? Yan. According po kay Jennifer Lopez Oreta, ma'am, nagtutulong-tulong po sila. Meron silang kanya-kanyang gawain para mapabilis ang kanilang gawain. Ang kanya-kanyang gawain. So, aalamin po natin yun, mamaya. Bakit pa kailangan may kanya-kanyang gawain? Hindi pa pwedeng isang gawain lang sa isang group lang, di ba po? Yan. Okay po. So, sabi rito, oh, yan, natanong ko na, what does the illustration tell us? Diba? Okay, what do you think is the purpose or goal of the people in the illustration? Ibig sabihin po niyan, bakit kaya ginagawa nila yan, no? So, ano ba ang purpose nila o goal? Yung mga tao na nakikita niyo po doon sa illustration. Siguro, dahil sa, para mapabilis, maaari po yun, mapabilis ang matapos ang kanilang ginagawa. Shout out daw po mula kay Mark Joseph Shubal. Okay? So, kung hindi po madami kaya ang tao, no? Kung walang pagkakaisa, no? Hindi sila matatapos. Okay po, next. Kung sakali po na kayo yung leader o yung pinuno, dito, sa nakita niyo po sa illustration, kung sakaling, kumbaga, di ba, yung parang sa construction, kayo yung foreman, tama ba ako? Kayo yung nagko-command sa mga yan. Okay? So, ano kaya ang, paano kayo makakatulong para ma-achieve niyo po na matapos po yung paggawa ninyo ng bahay or whatever, kung ano man po yung mga ginugol ng inyong grupo upang matapos. Kung ikaw yung leader, ano kaya ang nais mong ma-achieve? Okay. Libre pong sumagot. Welcome po lahat kayo sumagot. Okay? Okay po. So siguro nag-iisip pa sila. Nag-iisip pa po yung iba kung ano ang kanilang goal sa according sa tanong ko po. Okay, if you see yourself as a leader in this illustration, what would you do to help achieve the goal? So I think para sa akin po, syempre, number one sa akin, kailangan mapasunod mo yung mga member mo. Diba? So, nakasalala yun sa leader eh. Para sipagin sila, dapat marunong ka mag-motivate. Dapat yung goal muna, may ayos mo muna sa mga members. Diba? Kasi kung hindi nyo po i-motivate yung mga member nyo, diba? Paano sila magkakaroon ng parang eagerness para matapos po yung inyong gawain sa grupo? Then, if you see yourself as one of the contributors in this illustration, how can you contribute to their goal? Ayan. Kung hindi naman po kayo yung leader, halimbawa, pagpalagay natin ikaw ay member, paano ka kaya makakatulong sa iyong grupo upang matapos po yung mga gawain? Ayan. According po kay Jennifer Ramos Lopez, kailangan po kasi may focus ka and mag-set ka ng goal. Okay? Yes, division of labor po. Yan. Pag sinabi pong division of labor, division of labor, ibig sabihin yung lahat kayo dapat may mga gawain. Hindi yung paghahati-hati po o pag-divide-divide ng mga tasks o ng trabaho. Hindi po pwedeng sa isang tao lang porket alam niyo po na masipag yung tao, siya lang bibigyan niyo ng bibigyan ng task po. Pero paano naman 'di ba yung hindi gumagawa? Hindi naman po sa dahil tamad siya whatever, hindi po yun eh. Maaaring kulang lang po siya ng kumaga ng motivation mula po sa isang leader, di ba po? Encourage lang po siya. Baka naman, kasi meron din po minsan, di ba, na may mga tao na hindi sila kikilos hanggat kumaga nag-aantay lang sila ng command ng leader. Kumaga yung wala nga silang pusa, pero once na binigyan mo naman sila ng trabaho, eh talaga naman pong pagtatrabahuhan nila yan. Gaya nga po ng mga natutunan natin sa mga nakarang aralin, kung nanonood po kayo dito sa DepEd Itulay, di ba po, may kanya-kanya tayong personalidad. So, ang tao ay may kanya-kanya silang
mga kwan sa sarili nila. May tao kasi na namomotivate through sa kanyang sarili na kaya na niya yon, or may ibang tao na kundi mo pa, kundi payayain o encourage, hindi siya kikilos. Pero once nga po na sinabi ko nina na ina-encourage nyo sila, eh makikita nyo naman po ang talagang kasipagan po nila. Okay po? So next po, next slide. Okay, magre-reflect po tayo ha. So ang tanong ko po sa inyo, alin po ba ang mas mahirap? Ang maging leader o ang maging team member? Sige nga po, tingnan ko dyan sa chat box natin. Ah, okay. Hi po kay Ma'am Marge. Sabi po ni Ma'am Marge, gumawa po ng nakaatas na tungkulin. Tama po yun, Ma'am Marge, no? Kailangan, kumbaga yung leader po, dapat eh, eto yung mga member niya, yung listahan. So, kanya-kanya bigyan na po niya ng role. Tama po yun. Aba, sabi po ni Jennifer Ramos Lopez, huwag kang maging pabigat sa grupo. Magkusa ka para makatulong ka. Okay po, so... Well, sabi ko nga po kanina, minsan may mga tao kasi na kumbaga, sabi nga, kailangan ay medyo i-push nyo lang ng motivation. Huwag naman natin po agad sila na kumbaga, usgahan, na sabihin na, naku, yung taong to, kundi pa utusan, yung walang kusan. Nandun na tayo, pero tingnan nyo rin yung ibang aspeto po. Sa aspeto, kumbaga, sa ibang tao na kung saan eh, once naman na, kumbaga, tinap nyo po yan sa balikat, na, oh, ito gawin mo. Gawin mo yan. Eh, natatapos po niya kaagad. Okay po? Okay. Sige po. How do you describe? Teka muna ha. Ayok pong iwan yung number one. Gusto pong maging malinaw po sa inyo. Okay. So, kasi kanya-kanya po tayong pananaw. So, yung iba, para sa kanila, madali lang po maging leader. Well, siguro nasasabi nila yon dahil may karanasan na po sila. Eh, paano kung wala ka pong karanasan? Di ba po? So, meron din naman pong ibang leader na minsan na-over na, no? Yung leader sila, pero nagiging bossy-boss, kumbaga. Kasi iba po actually yung leader at saka yung boss. Diba po? So, pag leader ka, kaya nga salitang leader eh. L-E-A-D, lead to lead. Ibig sabihin, gagaid mo yung, ano, yung mga tao. Pero hindi ibig sabihin nun, as in bossy ka na nakala mo, ikaw na yung talagang, kumbaga yung, command ka lang ng command, ikaw lang yung hari. Kumbaga, parang hari ang feeling, di ba? So, sa palagay ko, para sa akin lang to ha, mas mahirap ang maging leader kasi po, ang mga tao na i-handle mo po ay iba-iba ang kanilang personality. So, kailangan ma-meet mo yung, kumbaga, yung silver lining talaga, no? What I mean to say is, ma-meet mo po yung kanilang yung hangganan kung saan sila maaari kang maging pantay-pantay ang pagtingin o pantay-pantay ang pagbibigay niyo po sa kanila ng encouragement na wala pong kumbaga mag-react sa kanila na ay ano ba naman yung leader na yan, boots na lang na utos, whatever. I hope nagiget niyo po yung nais ko pong sabihin po, no? Number two, how do you describe a good leader and a good teamwork? Ayan, kanina nabanggit po ninyo yung teamwork. Diba po, mula dito sa ating audience, may nagbanggit po noon. So, ano po ba ang teamwork? Teamwork. So, mula sa salitang team, diba? It's a group of people. Diba? Team kayo. So, shall we say then na ang isang team, masasabi lang na team, kung meron nga kayong common goal o meron kayong iisang mithiin. Diba? A group will not be ever be a team kung wala silang iisang goal o mithiin o layunin. Bakit nga ba kailangan natin gawin yun? Halimbawa po sa paaralan, para maging malinaw po sa inyo sa lahat, lalo na po yung mga nanonood dito na mga elementary, no? So, halimbawa sa isang grupo, may groupings kayo sa school. So, sabi ni teacher nyo, o gawa kayo ng isang dramatization na kailangan eh, na nagpapakita ng pagiging makabayan. So, ikaw as a leader, so, ano ba yung purpose ninyo? Gagawin ninyo sa grupo ninyo. Di ba, dapat yung makabuo raw kayo ng isang dramatization na nagpapakita ng pagiging makabayan. Yun yung goal nyo, di ba, yung makabuo kayo ng isang dramatization. So, anong gagawin mo bilang leader? Siguro, one thing dyan is, ipaliwanag mo.
ipaliwanag niyo po sa grupo ninyo o sa team ninyo ang mga dapat nilang gawin. Una, ilatag mo muna. Sabi nga, outline, di ba? Maglatag ka muna. Gawa kayo ng isang outline na sino gaganap ng ganito, ng ganyan, ng ganon-ganon. Sabi nga po ni Ma'am Marge kanina, Division of Labor po, di ba? Ngayon, as a member naman, so, dapat sumunod po tayo sa leader natin. Pero kung nais mo naman na meron kang suggestion kay leader, maaari naman po yun. Yun nga lang, pagka lahat po kasi magsasuggest kay leader, eh wala na po kayong mabubuong goal niyan kung lahat na lang po, di ba? Maaari din naman yung magmula kay leader yung decision, pero ilalahad po niya sa inyo, ito nakalatag na, ito gagawin natin. Okay po ba sa inyo? Approve na ba to sa inyo? Sasabihin niya sa mga leader, sa mga members, di ba? So, yung kumbaga yung approval na lang ang hinihingi niya sa inyo. Okay po, basahin natin yung mga nandito. Okay, so, sabi po rito ni, teka, lumagpas. Okay, so, ma'am, what po, every person po kasi may mga kanya-kanyang pananaw. Oo nga naman, di ba? So, magkaiba ang leader sa boss. Opo, ma'am. Okay? Sabi po ni Jennifer ulit, Ramos Lopez, mas mahirap maging leader kaysa maging member kasi ikaw ang naninimbang sa lahat ng member. Opo, ma'am. Tama po kayo. Ang hirap maging leader po talaga kasi ikaw yung maninimbang talaga eh. Kumbaga, hindi mo alam kung ano-ano yung maugali ng mga member mo. So, ikaw, kumbaga, ikaw ang mag-a-adjust. Diba? Pero ganun pa man, dahil ikaw nga yung leader, kailangan marunong ka magbalanse ng bawat isa para makabuo kayo ng isang goal po. Okay, according po kay Mark Edward, team leader and team member, mayroon po silang certain description na work. Kaya dapat maayos ang connection nila, dalawa po, especially the task given sa kanila. Okay po. So, kumbaga yung magkaroon dapat ng rapport. Alam niyo po ba ibig sabihin ng rapport? Rapport is yung parang alam it's something a communication po na kung saan dapat naunawaan mo yung isang tao, ganun din ikaw. Ganun po. Meron kayong parang something sa isa't isa na nagkakaunawaan po kayo. Ganun po 'yon. So, as a leader, how can you encourage group cooperation? Ayan, ang ganda ng tanong. Okay, paano po tayo mag-encourage sa ating mga members kung kayo po yung leader? Sige nga po, bigyan ko nga po kayo ng time mag-isip. Huwag lang po yung ano ha, yung gagabihin na time mag-isip, okay? Leader po kayo. So, paano po kayo mag-encourage ng inyong grupo? Bigyan niyo po ako ng kahit isa lang po na opinion po ninyo. Okay po. Yan. Salamat po sa mga nanonood ngayon ha, mga teachers, mga estudyante. Huwag po kayong magsasawa manood po sa mga programa ng DepEd eTulay. Yan, meron na po ba na sumagot kung paano ka mag-encourage sa iyong team? Sabi ni Jovi Mustiera, dapat marunong kang makisama. Okay? Dapat po kung ano yung makakabuti para sa mas nakakarami. Okay? Sabi po ni Let, medyo French ang kanya apelido. Let, friend, ewan ko kung Francesca babasa rito. Pero alam, parang ano lang, di ba? As a leader, ma'am, kailangan meron kang puso para sa mga member mo. Okay, label it. Okay, so label it, tama yun, no? Kasi pagka hindi natin pinairal yung puso sa ating member, hindi mo makukuha yung kanilang, hindi ko masabi, no? Pero hindi mo makukuha ang kanilang mga masusundot ang kanilang puso rin upang sumunod po sa iyo. Okay po? Kasi kung ikaw po yung isang leader na klase na parang, kumbaga yung napaka-harsh, ika nga, na kung saan yun nga yung bossy type, syempre, no, hindi magtatagal ang member sa'yo. Lilipat yun na ibang grupo. Or, better na, mabubuwag ang inyong team, mag-aalisan sila. Actually, paano po malalaman kung effective kang leader?
nasa member, I mean, makikita mo po yun eh. Depende po, nagre-reflect po yun sa, okay, nagre-reflect po yun sa mga, ano po, sa mga members nyo po. Pag ang member nakakaisa, ibig sabihin magaling kang leader. Pero pag ang member hindi sumusunod sa'yo, it's something like, para bang may kanya-kanya silang mundo, kumbaga, ay naku po, paano kaya i-handle yun? Okay? Makibagay daw. Ask your team members, aling task ang gusto nilang gawin, according po kay Ma'am Marge Naris, or assign them sa task na appropriate sa skills nila po. Tama po, ma'am. Siguro sa leader, alamin mo rin ano-ano ba mga talent ng members mo. Diba po? Para, halimbawa, o magaling ka ba sa drawing? O ikaw ah, basta gagawa tayo ng, basta need natin ng picture o na illustration, ikaw ang naka-assign dyan. O ma'am, ako, magaling ako sa, ano, sa pagkanta. O ikaw ang bumuo ng, ano, na, ng team song ng ating grupo. Something like that, nakakatulong po yun para mapabilis po ang mga gawain. O ikaw naman, isa ka dyan, mukhang masipag ka magsulat, di ba? Matsaga ka magsulat. O ikaw na ang aming, ano, ha, tagalista kung ano mga gagawin namin, o something like that, di ba? Yung mga attendance whatsoever. Okay? Ma'am, ako po, kasi message ko po. Ah, sabi po ni Jennifer Lopez Ureta, pini-PM niya. Nagme-message siya privately, kinakausap niya yung kanyang mga members. Okay? So, ano pa po ito? As a leader? Okay, next po, next slide. Okay, okay. So, marahil nagulat kayo. Ano ba yung picture na yan? Ang gusto ko pong sabihin dyan, siguro naman aware kayo sa isang walis tingting, di ba? Ang isang walis tingting po, di ba may tali siya sa ibabaw, no? Ba't kaya kailangan may tali siya? Kasi ang walis tingting po, once na magkakasama sila at mahigpit ang pagkakatali sa kanila, sa mga hibla ng tingting, ika nga, siya po ay magiging functional na kung saan makakapagwalis po kayo ng kalat. Subukan yung luwagan yung tali, kakalas po yan. Yung mga, ano po, yung mga hibla ng tingting. So, hindi ka makakapagwalis. So, it only symbolizes lang po yung walis tingting na yan na dapat may pagkakaisa, mahigpit ang inyong cooperation sa bawat isa as a team. Okay? The other picture naman po, yung isang basketball team. Yan. Yung mga mahihilig po dyan, maglaro ng basketball. Okay? So, di ba, sa basketball team po, merong mga kanya-kanya ding role ang bawat players. Merong kumaga front guard, merong mga shooting guard, di ba? So, may mga nakaantabay na po. Kumaga may plano, ika nga. So, dapat ganun ang isang team po. Na, halimbawa, pagka merong hindi makaatin sa online class si member, halimbawa, si ano, sampulan natin kayo po, no? So, eto, same way lang din po to sa basketball team. O pagka hindi makasalutong si ganito, ikaw ang sumalo ng bola. Something like that. Kung sa online class naman po, pag wala ang ating leader, ikaw na muna member ang maaaring magtawag ng iyong mga ka-member para sa attendance. Hindi po yung porket wala yung leader ninyo, hayaan nyo na lang po na nakanganga kayo. Sasabihin nyo po sa teacher ninyo sa online, ma'am, wala po yung leader namin eh, kaya wala po mag-attendance. Hindi po dapat ganun. So kung talagang ang grupo ninyo po ay may pagkakaisa, saluhan po kayo sa bawat isa. Ibig ko po sabihin saluhan, o wala si coach nyo, wala yung leader ninyo. So anong gagawin? Naku, ito, nagtatawag na si ma'am ng attendance. So anong gagawin ng isang member? Kayo na po, magtulungan sa isa't isa. Magtawagan kayo ng pangalan, o magsabi kayo sa teacher, ma'am, wala po yung aming leader, so kami na lang po magtatawag ng aming mga kasama. Something like that. Di ba po? So yun, makikita mo may pagkakaisang bawat isa po. Okay, next po. Yan, habang, yan. So, cooperation and leading teamwork. Okay, paano ba magkakaroon ng cooperation ng bawat team? So, una, kailangan may common purpose or goal. Napaliwanag na po natin yan. Hindi maraming goal, ha? Kasi, pag maraming common purpose sa isang team, eh,
Wala yun, di ba? Dapat iisa lang po. Clear roles and tasks sa number 2. Ano po ibig sabihin ng clear roles? Okay, mamaya papaliwanag po natin yan. Decision-making procedures, clear communication, and trust among team members. Okay po. Next, papaliwanag ko po yung common purpose or goal. Pag sinabing common purpose or goal, all team members need to understand and accept the team's objective. Sabi rito ha, need to understand and accept the team's objective. Diba? So, pag hindi po kasi, wala kayong common goal. Kailangan, as a member, sumunod po kayo. O, kailangan meron kayong, maunawaan po ninyo kung ano ba talaga layunin ng isang grupo. Next po, number 2. Ayan, may tina-target kayong goal. Yun yung sinisignify ng picture. Ayan. Ano po ibig sabihin ng clear roles and tasks? Ayan. Dapat, lahat ng miyembro bilang leader, malinaw sa kanila o sa mga member po ninyo, ano ba ang kanilang mga role sa grupo ninyo? Kasi pag hindi niyo po kinlaro sa kanila yan, kumbaga parang hilong-talilong sila na, anong gagawin namin? O eto, may project na tayo. Ano pong gagawin dyan? Diba? Magtatanong pa sila. Unlike yung pag naka-assign na po sila, alam na po nila yung mga gagawin nila, matik na po yun. O, mga members, mga kagrupo, may project tayong gagawin, portfolio, or something like, o meron tayong community service project, kailangan natin sa ALS. So, pagplanuhan natin paano kaya tayo gagawa ng community service project sa ating community, no? So, ganon. Okay, next po. Yun ang clear role and task, ha? Ibig ko lang sabihin, kailangan malinaw lang sa bawat member ang kanilang mga role na inassign po sa kanila. Okay, decision-making procedures. Ayan. All team members should know how decisions are made and in what ways problems are solved. Okay, so pagdating po dito sa decision-making procedure, halimbawa, dumating sa punto na may problema ang grupo ninyo. Oo, nandun na tayo, ikaw yung leader, pero wag mo naman solohin, no? May solusyon ka nga, pero need din ng mga member mo, kumbaga, karapatan din po nila malaman kung ano ba yung nangyayari sa grupo. Malay nyo naman, meron silang solusyon na hindi nyo po naisip. Diba? Minsan po, diba, ganon, may mga hindi naiisip si leader na naiisip pala ng pamember mo. Minsan naman, hindi naiisip ng member, pero alam ng leader mo yung solusyon. Kaya nga dapat po, meron kayong ugnayan. May communication po kayo lagi, leader versus members, di ba po? Hindi yung nagsisin lang sa GC, message na message si leader, hello, nasan ka na? Ba't hindi ka nakikipag-cooperate? Di ba? Todo effort na yung si leader mo. Tapos ikaw, sinsin lang, di ba? So, better siguro magsabi ka. Kasi hindi nauunawaan ni leader mo, ano nangyayari sa'yo? Magsabi ka. Kung may problem ka, wala naman problema doon, uunawain ka naman ni leader. Hindi ka maunawaan kung hindi ka po magsasabi. Okay po, next po. Number 4. Okay, clear communication. Actually, yung mga nakikita niyo po ngayon sa slides, parang napapaliwanag ko na rin po in summary na po eh, no? Kasi pang lahat na yung nadidiscuss ko. Okay, clear communication. All team members should practice effective listening, speaking, and transparent communication. Okay, so sabi rito, should practice effective listening. So, sabihin na natin ano, kakasabi ko lang kanina, di ba? Be updated sa inyong mga GC. Kasi po, dun sa, share ko lang po ito ha, doon po sa aking klase kasi, doon sa ALS namin, meron po kaming kanya-kanyang groups. Then, yung bawat grupo po kasi, ang tawag po sa, bukod sa leader, meron silang tinatawag na coach. Yun po ang, ano, ang ginawa po sa kanila. So, ano ang pinakaiba ng coach doon sa leader? So, yun nga, yung leader, alam nyo na, di ba po? Pero si coach, ang role po niya doon sa grupo niya, siya yung tagapayo. Pagka si leader, hindi siya makapag-decide, tsaka tutulong si coach. Tutulong siya sa grupo upang magkaroon sila ng tamang pagdedesisyon. Okay po? Si leader ang bahala sa group. Si coach naman po ang kanilang parang pinaka-guidance, no? Advisor, kumbaga. Pero lalapit lang si leader
o yung grupo kay coach pag talagang hindi nila ma-solve yung problem. Okay po? So, effective listening. So, hindi na kailangan na nakikinig po ang lahat, no? Kung ano yung mga sinasabi ng leader ninyo. Same way din naman, si leader, makikinig ka rin kung ano po yung mga hinaing. Baka naman kayo hindi po mapasok yung member, eh, may problema. Shall we say po na minsan may mga tao na gusto niya siya lang ang pinakikinggan. Dapat po parehas yun. Matuto kang makinig para pakinggan ka rin. Diba po? Number five, speaking din po pala, same way din po yun. Transparent communication, andun na rin po yun sa pinaliwanag ko. Kailangan magsabi ka lang po kay leader upang maunawaan po kayo. Okay po, number five po. Ayan, sa number five, trust among team members. Okay, all team members should feel safe and supported. Sabihin po natin na hindi naman may iwasan na may mga member talaga na mahiyain. Kung kaya hindi siya nakikipag-cooperate. Never judge members na kung tamad-tamad naman itong member na to, wag po muna, hanggat di nyo po siya nakikilala. Kasi hindi natin alam kung bakit siya hindi siya nakikipag-cooperate, bakit nagsisinlang siya, di ba? Kasi maaaring hindi pa siya tiwala sa inyo, so kunin nyo po yung trust muna nila as a leader. Ngayon, among sa members naman po, bali mag-create po kayo ng, kumbaga, ng, shall we say, bonding time. Hindi naman yung parang lalabas kayo na mamamasyal, no? Bawal po yun. Pwede rin naman siguro na once a week, kung wala namang online class, magkaroon kayo ng kumustahan, di ba, sa kanya-kanya nyo pong GC o team. Ito pong binabanggit ko po sa inyo, pinapaliwanag, ay para po ito sa mga nag-handle ng maraming grupo sa isang ALS class po, if ever. Pero generally po, labas po tayo sa ALS, ito pong trust among team members, parang ano rin naman po yan eh, same way din po sa ating mga co-teachers, sa paaralan, na kung saan dapat lang po magkaroon tayo ng tiwala sa isa't isa upang pag may pinapagawa si principal sa atin, eh, yun nga po, madali po tayong matatapos. Halimbawa, hindi naman yung, binigay sa'yo ni MT, ni Master Teacher yung mga gawain. Okay, lahat binigay. Nakita mo isang co-teacher mo, parang duda ka na, sabi ni MT, bigay mo to, ma'am, kay ganito, siya gagawa niyan, mag-encode, ito po ang sa inyo. Halimbawa, nag-assign ang task si MT mo. Tapos, parang ikaw hesitant ka, no? Hesitant ka na ibigay doon sa co-teacher mo yung isang gawain kasi parang feeling mo na, naku, alam ko naman to, mabagal to gumawa, mabagal mag-encode. Diyos ko, pag binigay ko to, baka hindi kami matapos, wag naman ganun, no? Siguro, magkaroon ka ng tiwala lang sa kanya na hayaan nyo lang po muna siya. Bigay nyo sa kanya yung task. Pagkatiwalaan nyo siya, baka naman kasi busy lang siya, kaya hindi lang niya nagawa yung mga previous na work. Pero this time, siguro kung maganda naman po sasabihin nyo sa kanya na, Madam, ito ang susunod pinagagawa ni Master Teacher. Kailangan na po yan ng ganito sa deadline, ganyan-ganyan. Sana po, maano nyo po yan magawa, matapos. Pag hindi naman po, kung kailangan nyo ng tulong, nandito lang po ako. Ganun lang po. Yung ibig ko sabihin eh, magkaroon kayong tiwala sa mga kasama nyo. Ngayon, bilang leader, alalay ka lang. Pag nakita mo medyo nahihirapan yung member mo, yung mga ka-team mo, whatsoever, kung sino pa, anong grupo man yan, alalay ka. Tingnan mo. Sige, kung nasan ka na ba, banda, na nagagawa mo report. Sige, pagdating dito sa report na to, coach mo ng konti, coach. Kaya as a leader, hindi ka rin leader lang, kundi coach ka pa. Basa po muna tayo dito, okay? Sabi po ni Sir Ariel De Los Santos, a good leader is a good follower. Tama po, Sir. Paano ka nga naman susundin kung hindi ka, kung bilang leader, ikaw hindi ka marunong mismo sumunod. Kaya nga, leader is a role model din po, di ba? So, tsaka as a leader din, halimbawa sa online class na lang, ang usapan po ay, halimbawa 8 a.m. ang klase. Di ba po? Diyos ko, leader ka, ikaw pa nahuli sa klase, 8:30 ka dumating, nauna pa dumating mga member mo sa online class. So, susunod niyan, sasabihin nila, nako, nauna pa tayo kay leader, pwede naman palang malate, kasi si leader late. O, di sa susunod, malalate din yung mga members niyo po. Okay po? Sabi naman po ni Rolando Reyes Lopez, magandang hapon ma'am, ako. Okay, sabi po ni Maribic Espinosa,
Be considerate sa thoughts, views, and opinion of members. Tama, no? As well as the leader. Help each other, guide, trust, and allow each member to enhance their skills. Okay? Maribik Espinosa, shout out daw po. Okay. So, siya nga po pala ha, shout out ko rin po yung District 1 ALS sa Metondo, Manila po. Hi! Salamat po kung kayo naman po ay, kung kayo po ay nakakapanood po ngayon ng DepEd Itulay. Okay, next po. Ayan, aspects of teamwork. Ayan, aspeto, kumbaga. A team is a group of individuals working together to reach a common goal. To make a team work, supervisors or leaders should consider. Okay, so magandang buhay. Mula po kay Maria B. Kikosa. Hi ma'am, kamusta po kayo sa lahat? Okay. Dapat ang maging mabuting leader ay marunong makinig. Tama po, ma'am. Makinig at minsan naging mabuting tagasunod. Okay, tama po yun, no? As a leader, wag lang yung ikaw ng ikaw. Sabi nga po ni, alam niyo po, si Sir Sherwin po. Ang isa sa mga hindi ko malilimutan na napakinggan ko sa kanya ay, don't always me, but we. Diba? Tayo, not me. As a leader, hindi puro ikaw. Kundi dapat buong team mo, dala mo, tayo. Gagawin natin to isang upuan, hindi ako lang gagawa. Diba minsan may ganun pong leader, lahat siya nagagawa. Kasi feeling niya siya ngayon the best. Leader, siya lahat, siya yung magaling. So paggawa na, tsaka lang niya ilalahad doon sa mga member. I think napaliwanag na po ito ni Ma'am Marge noong nakaraan regarding sa iba't ibang klase ng leader. I think ito po ay isang authoritarian leader, no? Yung binabanggit ko po. Okay, as a leader, you can do the following to develop team spirit. Ayan. Work with a team to develop a common goal, nurture a sense of belonging, focus on what team members have in common. Ayan, nabanggit na po ng ating mga nanonood po dito yan. Make all team members feel that they have something to contribute. Okay, so help them members work together to efficiently solve problems. Okay po, encourage members to set aside personal goals and desire for the benefit of the team. Next po. Ayan. Okay po, next po. So, treat team members fairly and equally. Wala pong favoritism ha. Hindi po porket masipag yung isang member mo, siya na lang lang siya. Tsaka para in order to motivate yung members po ninyo, pag nakikita nyo pong may nagagawa silang maganda, purihin po ninyo. Kung hindi nyo naman sila mapuri, how about na isang tap naman dyan? Ay, ang galing mo. Diba? Kasi sa pamagitan po ng simpleng nagawa niya for the day sa grupo, it goes a long, long way kasi pagka naramdaman niyang napapansin mo ang kanyang effort. Yun eh. Di ba po yung napapansin yung effort ng ating mga ka-member? So, yung nagawa niya pong maliit na bagay sa grupo ninyo, madadagdagan pa yan. Mas mag-e-effort pa po yan. Okay po? Structure the work of the team in a simple and logical fashion. Distribute work fairly. Ayan. Manage the team efficiently so that every member is able to deliver her task and work proceeds in a timely manner. Create an environment that supports and rewards openness, creativity, trust, mutual respect. Ayan na, mutual respect po. And a commitment to provide high quality services. Next po. Yan. So, working as a team means that the team members should consult each other, help each other, complement each other, encourage and motivate each other. Okay po, next. Galing po kay Samantha Sevilla. Ma'am, good afternoon. Tutor Happy. Good afternoon po sa lahat. Yes, encouragement and kind words ay napakahalaga para ma-motivate ang members. Opo, kasi may mga, kasi diba, no? So, alam niyo yun, may mga taong shallow. So, shallow na nga yung personality nila. Tapos, hindi mo pa mapapansin yung sila. Diba? So, paano mo mabibigyan ng buhay yun? Diba? So, kasama siya sa grupo mo. Diba?
So baka maging problema pa siya sa grupo. Hindi naman ganun, kundi bigyan mo lang siya ng chance to showcase her or his talents po. Diba po? Okay, the following strategies can be used by the leader to support the effectiveness of the team. Yan, hinahabol ko po kasi yung oras na. Pero don't worry po. Encourage discussion. Ensure all team members understand that their ideas and opinion are equally important and relevant. Encourage everyone to participate fully. Model respect towards everyone. Ayan. Encourage people with different abilities. Ayan, nabanggit na po natin. And personalities to work together. Use positive feedback. Ayan. So actually, nasa module po yan natin na class, no? Paano ka magbibigay ng positibong feedback? Di ba po? O nandun na tayo na may nakikita kang mga kumbaga loopholes na mali. Pero don't focus po doon. Instead, nasabihin mo raw na mali ka. No, don't po sabihin, huwag niyo po sabihin na mali ka. Huwag po ganun. Napaka-harsh nun. Sabihin mo ganito, why don't you try other, bakit di po kayo mag-try ng iba pang dapat gawin dito? Kasi napakasimple po ng gawa ninyo. Halimbawa, yung member ninyo, may pinapadrawing kayo. Medyo maganda na siya, pero mas bigyan mo pa ng kulay yung iyong gawa. Yan. So, di ba? Positibong feedback. Huwag mo naman sabihin na napaka-ano po niya. Okay po? So, encourage everyone to participate fully. Then, use positive feedback. Remain calm. Okay po. Next. Ayan na. Remain calm. Iwasan natin ma-high blood sa ating mga kagrupo po. Okay. Next po. Ayan. Teams can work independently, are aware of strength and weaknesses. Ayan, binabanggit na po natin yan kanina. Kailangan alam mo yung mga strength and weaknesses ng iyong mga member. Are able to set their own goals, are able to act according to goals, take responsibility for the action, are able to avoid opinions and behavior that block change. Ayan, kung alam mo naman kasi yung mga sinasuggest niyang mga opinion at behavior, eh parang hindi naman makatulong sa grupo, eh medyo huwag niyo na po yun i-accept po, no? So encourage him, her, na mag-isip pa na ibang pamamaraan o solusyon sa isang problem na makatulong po ng much better po sa isang grupo. Next po. Yan, okay. So sabi rito, as a leader, you need to support members. Ayan, support members. In helping them to understand their own individual strength and find support from the people around them. Next. Yan. Okay. So, okay, pa-shout out po kay Charmaine Ang at kay Charlene Ang. Yan. Next po. Yan. Oops, tapos na po pala tayo. By the way, hindi naman sa tapos po tayo, no. Actually, yung ibig sabihin tapos ay yung aking mga ibinahagi po sa inyo ngayon. Okay po. So isa na naman pong dagdag kaalaman ang inyong natutunan ngayong araw. Okay po. So maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Huwag po kayong aalis. Dahil may susunod pa po sa atin. By the way, yung nakikita niyo pong evaluation kanina sa screen, pakisagutan lamang po upang makuha namin ang inyo pang mga opinion at saka mga komento upang lalo pa namin mapaganda ang aming pagbabahagi po sa inyo online. Ang susunod na po sa atin ay ang LS2 Science ng mga junior high school po. May nalalabi po tayong minuto. Baka gusto po ninyong ako'y samahan sa mga natitira pang minuto upang mabasa natin ang mga pabati. Ayan. Salamat po, Ma'am Marge. Sa totoo lang po, hayaan niyo pong magpasalamat ako talaga kay Ma'am Marge po. May nalalabi pa ako ilang minuto. Ma'am Marge, maraming salamat po. Lalo po sa kay Sir Ariel, sa maganda pong pagtulong po sa amin upang kami po ay mapigyan ng chance po dito. Okay po. Huwag po kaya alis ha. Remember, may kasunod pa po kami. Babalik po kami ni Ma'am Marge. Si Ma'am Marge po sa susunod para po sa LS
LS3, Leadership and Teamwork, pero Session 3. Yung karugtong po nito, yung series po kasi ito, yung aming dinidiscuss po sa Leadership and Teamwork. Okay po, maraming salamat. Tandaan po ha, sa ALS, laging may pag-asa ha. Okay, shout out po kay Ma'am Joby, Joby Mosquera, Mark Edward, Eileen, ano po ito, Audit, medyo baliktad yung surname po, no? Okay, Charlene Derquito, okay. Okay, shout out Botan Family from Kalawan, Laguna. Yeah, maraming salamat po sa walang sawa po ninyong pagsubaybay sa Itulay. Yeah, thank you. Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!